Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana, sa gawing kanan ay ang katreng higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa paghawi ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Ayan, nagmukha kang tao. Sabi ko ayaw magsimba. Ayaw mo magsimba? Kagalilin mo na naman ako eh. Ayaw mo naman dito sa bahay. Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tito Simon. Ah, ang artistang yan? Patawaran ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako dito. May pagkwento na kay Tia Simon. Mahihipagkwentuhan ka? Tungkol sa kalabas na ngalan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda naman si Ginevento sa akin ni Tia Simon. Ah, gusto na! Bago ako pa magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw, ito'y nakakadumi sa kalooban! Pero... Ah, gusto na! Matitigil sa pagsagot si Boy, makakarinig sila ng mga yabag na hindi pantay palapit sa nakapinig ng pinto ng salib. Saglit na titigil ang yabag, pagkuway makarinig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino naman yun? Ako, Hipag. Narinig kong... Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at binuksan iyon. Mahahantad ang kaanyuan ni Tio Simon, nakangaiti ito. Maari bang pumasok? Tila'y narinig kong tumututol si Boy. Ayaw magsimba, Tio Simon. Iwan ako rito. Hindi ako sasama kay Mama. Ayun yung tinututan ng pamangkin mo, Kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon, nangingiti at paikait ang papasok sa loob, hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto nyo, maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharin, tatalikod na si Tio Simon at lalabas. May iwang nagtitinginan ang dalawa pagkuway babaling ang ina kay Boy. Ha? Nakakapagtaka. Ano kayong nakain ng amahin mo at siya'y gusto ko sa mga sa atin? Ngayon ko lang siyang makikita malapit sa Diyos. Susama si Tio Simon. Sasama din ako. Ayun! Kaya ka lang sasama kung sasamaan yung amahin. Kung hindi ka din sasama. Pero mabuti na rin yon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas. Kundi pati ang kapatid ng iyong ama na isa rin. Namatay siyang hindi man lamang nagpaka-Isus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na mayapa na. Oh, handa ka na pala. Sige, dito na muna kay Boy. Magbibihis na muna ako. Iba na talaga ang pagiging matanda, madaling mangawit at mahina ang katawan. Ang napili po kayo, ako po bang sabi ni Mama, iyay parusa ng Diyos. Sinabi ba ng Mama mo iyan? Araw eh, hindi daw po kayo nagsisimba. Hindi raw po kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw... Hindi totoo yan, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero iyon yung sabi sa akin ni Mama, Tio Simon. Hiraw po kayo kasi nagdadasal pag-araw ng panalangin. Ba't hindi kayo nananalangin, Tia Simon? May mga bagay, Boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagmumulat. Ngunit kung ano man ang mga bagay na ito, Boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya kasama sa akin, Tio Simon? Oo, Boy. Sa akin ng simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama.
Hindi ito makakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig sa Panginoon. Nangyari na iyon sa akin at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tio Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkotin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay bigla ang aabot ang alingaungaw na tunog ng kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng balingaw. Manghuhuni na si Tio Simon, titingnan ng kanyang mga kapansanang paa, tatawa ng mahina at sa kangingiti kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paan, Boy, natutunan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Mo at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan ng tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, Boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano nangyari sa iyo, Tia Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natutuwang tao sa akin. Nawalan ako ng kaibigan hanggang sa mapag-isa na ako. Hanggang isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Uunat sa pagkakaupo si Tio Simon at dudukot sa kanyang likuran, maglalabas ito ng isang maliit na manika. Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Ano pang nangyari, Tio Simon? Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At nooy tangang mahigpit ng namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa makamatay. Kinuha ko nga ang manika, Boy. At noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto. Ngiting tila ba na nananalig na siya ay walang kamatayan. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy. Hindi ko na makakalimutan ang pangyayari ngayon. Inuwi ko ang manika at iningatan ko. Hindi ko iniwalay sa aking katawan bilang tagapagpaalala lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit anong pananalig sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo ng mga hinahit sa buhay. Tayo na, at baka wala pa tayong mata ng misa. Tayo na nga, kanina ba tumutunog yung mga pana? Tayo na, Tisimon, ba mauli pa tayo? Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto, lalo magiging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalo magiging malakas. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan. Tong! Hala, anong nangyari? Ikaw! Sabi ko diba ayaw ko magsimba, diba? Kanikat ni sambat ang sagasaan ng truck. Kain na nag-ano ending phase. Wait lang. 1